Nag-file po tayo ng apela sa Office of the President kasi na-denied yung motion for reconsideration natin sa MTRCB, yung kaso po ng laban kasama ang bayan ni Ka-Eric and ni Yusek Lorraine Badoy and yung gikan sa masa of former President Digong Duterte and Pastor Apollo Quiboloy. Nag-file po tayo ng apela sa Office of the President. So this time, we will know kung ano talaga stand ni President Bongbong Marcos about SMNI. Kasi, of course, daming haka-haka na kaibigan daw, may nagsabi naman hindi. But we will know, in this case, sa pag-file natin ng apela sa Office of the President, sa opisina mismo ni PBBM, malaman natin kung ano yung stand niya of this case. Lalo na, that this ang laban na to is about press freedom. Don't forget, under the law, pag ang batas ang pinag-usapan, maka-epekto sa kalayaan po natin yung sa pamamahayag or freedom of press or freedom of expression, there is a presumption of unconstitutionality on the part of the government. So therefore, ang MTRCB dapat i-prove nila yan na tama yung ginagawa nila. Otherwise, the presumption will prevail. Ibig sabihin, the decision of the MTRCB is presumed unconstitutional. And second, yung sa MTRCB case, yung sa suspension, di ba nag-suspend sila 14 days, preventive suspension, na-serve na yun. So, nagdagdag sila ng additional 14 days sa 28 days na. But yung additional 14 days, hindi na-serve yan kasi nag-file tayo ng motion for reconsideration sa MTRCB na dinenay nila. Ngayon, nag-file tayo ng apela, that's why hindi na-serve yung additional 14-day na suspension period ng MTRCB.